So magandang magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid. Narito po ako para sagutin po ang katanungan sa gabi nito. Ang tanong po ay ganito, lahat po ba ng maruming hayop ay hinihingi na ng Diyos? Ayan. Sapagkat marami pong mga iglesia ngayon nagsasabi na nililita daw ng Diyos yung lahat ng mga marumang lumang na hindi pinapakain ng Panginoon doon sa lumang ipan. At yun po ay kapabasa natin sa tala ng gawa G. Ayan. Magsisimula po tayo magbasa sa aklat sa versikulo 9. Sa aklat ng kaunti. Ayan. Nang kinatupasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan si Pedro, ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-anim. Ito daw po si Apostol Pedro, umakyat po sa bahay ni Cornelio para doon ay manalangin. Sa text, sabi po dyan, siya po'y nagutom at naglakad sumain na tapos samantalang naghahanda sila ay nawalan sa yaming diwa. Ibig sabihin po, nakatulog itong si Pedro. Habang siya tutulog, sabi sa verse 11, at nakita niyang bukas ang langit at may isang bisiglang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa apat na panulong na bumababa sa lupa. 12, na dooy naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Na ngayon, anong uri kaya ng mga hayop yung nandoon sa sisiglang kumot? Ito po ang sabi sa verse 14. Datapos sinabi ni Pedro, hindi maaaring Panginoon sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karuman dumal. Nangangulugan ko pa ng mga kaibigan na yung mga hayop doon sa kumot, lahat yon karuman dumal, hindi ipinapakain ng Diyos. Pero dito sa pangitain, ang sabi ng Panginoong Diyos kay Pedro, mag-ibig ka, pumatay ka at kumain. No, nakapagtaka po, no, yung pinagbabawal ng Diyos, dito pinapakain na ngayon. Kaya yung iba po muna ng palataya, ang sabi nila, pinapakain na. Bakit? Sabi po sa 15, muli dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, nililit ng Diyos, ang nililit ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Kaya kung sabi po nila, nililit na lahat ng mga karumaduman na hayop, kaya pwede na daw kainin. Pero po, may dalawang po ang klaseng sagot mga kaibigan. Isa po biblikal at isa po pinilosopo. Sapagkat yung karamihan po sa mga mananampalatayang gumagamit sa talatang ito, pinilosopo na po ang ibig sabihin nila ang kanilang pagpapaliwanag. Biblically, ito po ang sabi ng Biblia sa 17 ng Acts. Samantalang natitili ang totoo si Pedro sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitain kaniyang nakita. No? Pakatandaan po natin yung salitang pangitain kanyang nakita. Okay po? Ibig sabihin, hindi po si Pedro, alam niya sa sarili niya na hindi literal yung kanyang nakita pangitain. Ano? Baba tayo po ang kaunti sa verse 28. Ayan. Ito po yung kahulugan ng pangitain mga kaibigan, mga kapatid. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang tao o Diyos na makisama lumapit sa isang nakibang bansa at gayon ay ipinakilala sa akin ng Diyos. Kanina po, si Pedro, naguguluhan siya kung ano yung ibig sabihin yung ipinakita sa kanyang pangitain. Ngayon, sinabi ko ni Pedro, ipinakilala sa akin ng Diyos, ipinakita sa kanya ng Diyos na sino mang tao huwag kong tatawagin marumi o karuman duman. Yung nilinis po, hindi yung hayop, kundi yung tao. Ang ating pong pakihawang sa Kristo mga kaibigan, hindi namatay para sa baboy. Pakatandaan po natin yan. Siya po ay namatay para sa tao. Iniligtas po ng Diyos ang tao at hindi ang baboy. Kaya po ano, na ngayon, para naman po sa mga namimeloso po, ito po ang hawak po namin sa kanila. Ito po ang pilosong sagot ng Biblia. Pakialam ng kaunti. Ayan. May tatlong bagay po tayo titignan mga kaibigan na
Sabi po kanina, yung mga hayop ay nandoon sa sidla, umot, na, iangat po pa ng mami. Okay, hindi ba? Sige ba, sige ba, sige ba. Ayan. Na bumababa, yung kumot, bumababa mula sa langit. Nandoon yung mga hayop. Now, baba mo? Ayan. Yung kumot, binata, pa, balik. Para po doon sa mga pinipilosopo po kami, kakain po kami ng baboy, kung yung baboy galing na lang. Bakit? Kasi, kung talagang literal na nilinis, yung nasa kumot lang, ba't pa kailangan ng kumot ay mabato lagi? Ba't hindi na lang doon sa nandilo sa lupa? Nag-gets po yung point? No? Baka ipumot ng baboy, totoong mangbang literal, basta galing po sa langit. Pero dahil po sa wala po natirang hayop, ang tapuhot, lahat po dito na pamimpinan sa langit, yung mga hayop dito, hindi pa po nilinis ng Panginoon. Kaya po, hindi pa rin po